guys, nandito tayo sa Tangalan View Deck. So, duman tayo dito kay JB. Daan kayo rito. So, order tayo ng ayun, merienda. Init, ganda, sarap. Sarap ng hangin. Meron tayong ano, hazelnut na milk tea. Ayun. Order tayo. Affordable lahat ng mga presyo dito. So, sa grabing init, yung view tapos ang hangin, talaga mag-enjoy ka, picture-picture yan. So marami dito, binibenta si Jade yan. So meron na siya ngayong milk tea. Bao si B. Hello! Natutulog ako, kaibigan natin. Hi! So, ayun, may corn dog. Quick, corn dog. Ayan. Ito yung kilala dito, mga lods. Sarap nito. Meron ako dalawa. Tapos, yun, may siomay. Mapili kayo dyan, may drinks. Tropa. Ayan, shout out sa kanila. Ayan. Kumain muna tayo. Nagutom ako eh. What's up mga idol? Good morning! Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Yan. Magandang araw ulit. Ayan, napakaganda rito. Ito. Open na po. Isang view deck. Ayan. So, ito. Ito ang surroundings nito. Sana mataas ito, no? Malipat ito. Bagong open to mga lods. So, dati, itong daan is palaging bumababa. Nagla-landslide. So, ayun. Ang ganda ng ginawa ng DPWH. So, shoutout sa kanila. So, maganda tong stopover o view deck kasi yun yung Boracay mga lods. Pag low tide pa to, napakaganda po dyan. Makikita mo yung mga bato na or mga rock formation dyan sa beach. Ayun, andito na tayo sa barangay. Kung di ako magkakamali mga lods is Union to. Yun dun sa kilid natin, Unidos. So, ayan na yung Katiklan Airport, soon to be Marriott Hotel. So, hinayaan muna natin yung ating intercom, yung music. So, nagka-signal ulit. So, yun, may mga isla-isla doon. Nandun yung Crystal Cove doon, isa doon sa apat na yon. So, maganda rin yan lugar. Dyan yung helmet diving sa hindi pa nakakalam. Dyan ginagawa yung helmet diving sa mga island hopping. Ayan. So, gumaganda. Grabe yung development. So, isa is 4 lanes na to. So, ito magandang yun, view deck. Ganda ng tanawin dito mga lods. So, yun. Ang lawak ng maabot ng yung mga mata. So, ang tanong is yun, breadwinner ka ba? So, breadwinner. Yung salute and respect ako sa mga breadwinner na yan. Bakit? Ang mga mindset niyan is hindi makasarili. Yung breadwinner na ibig ko sabihin dito is hindi yung walang asawa. Yung breadwinner na 14 to 20 o 30 years old. Yung single na breadwinner. Ibig sabihin, isang reason is walang nawala ng magulang na maaga, lalo na yung mga 14 o 12, meron dyan. Iba nangangalakal. Kung nanonood ka sa vlog na to, yan, salute and respect po ako sa inyo. So, papasok na tayo dito sa compound ng sa 45 kilometers. Ngayon, 60. So, pasok na tayo dito sa Katiklan Airport, the gateway to Boracay Island. So, balik tayo dun sa pinag-uusapan natin. Yun mga isang karakteristik niyan is, yun nga, hindi makasarili. Iniisip yung pamilya lagi, yung pagkain ng pamilya, ng kapatid niya, o ganun, or pamangkin niya. So, siya yung bumubuhay ng mga pinagpapaaral ng kapatid niya. Iniisip niya lagi yung pambayad ng tuition, pagkain, pambili ng bigas, pambayad ng mga bills.
o electric o ano man dyan, tubig. So yun, kung nanonood ka at isa kang ano tawag to, breadwinner sa inyo, saludo ako sa mga ganyan. Yan ang hinahanap kong mindset ng isang babae. Yun, isang breadwinner. Kasi isa doon is risk taker ang mga yan. Hindi nahihiya, hindi natatakot na magsubok ng mga bagay-bagay or opportunity sa buhay. Yun. At willing to learn ang mindset ng mga yan. Pangatlo, yun, willing to learn, gusto matuto sa mga bagay-bagay. Pang-apat is meron silang growth mindset. Gusto nila lagi may natutunan para mag-level up na mag-level up. So, ganun yun sila. At walang time yan sila sa chismis or ano bang mga pinag-usapan na ibang tao. Wala. Yung gusto nilang pag-usapan yan is opportunity, hanap buhay. Ganun. So, yun ang mga iniisip lagi nila yan, hindi sarili. Iniisip nila ay kabubuti ng pamilya nila at ang araw-araw na pangangailangan nila. Yun ang iniisip nila. Kuminsan, bilang breadwinner, dapat din magtabi rin po tayo para sa sarili natin na hindi nila alam. Siyempre, may mga maintenance din tayo sa sarili, like mga sabon, shampoo, ano-ano pang mga pambili natin sa sarili natin. O katulad natin, motor, paa natin. Kung masira yung foot natin, kailangan palitan yan. So, mahal yan. So, kailangan natin din na mag-ipon para din sa sarili natin. Hindi ho masama na unahin natin ang sarili din natin. We have time to ourselves. Ganon. Isa pa sa maganda sa kanila, walang bisyo yung mga breadwinner mindset kasi natatakot sila magkasakit. Iniisip nila na paano na kung wala ako? Paano na sila? Alam mo yon, yung pagmamahal sa kapatid, sa pamangkin, sa pinabinubuhay, sa lola o sa auntie na binubuhay nila. Alam mo yung ganon. So, grabe ang paghanga ko sa mga ganyang klaseng tao. Makikita mo yan. Nagkatrabaho, sige lang ng sige, lahat ng pwede mapagkitaan, pag-extra, yun. Willing sila na gawin lahat para sa pamilya nila or sa binubuhay nila o sa partner nila. Alam mo yun, sana yan mga tao na bilang kasama ka ng mga taong yan, yung maganda mong gawin dyan is suportahan mo sila. Yun ang tama mong gawin. Kasi may mararating kayo. There's somebody who leads the family. Ganun yun eh. So, sundan mo yun, magiging mentor mo yun sa buhay, pati ikaw magkakaroon ng ganyang mindset. Kasi yun ang mga ingredient ng isang taong nagtatagumpay o nagiging successful sa buhay. So, minsan, nasasaktan na sila. Minsan nga, pati na love life nila, sinasakripisyo nila. Isaya pa yung ugali nila. Marunong magsakripisyo. Yun. So, minsan pati nga yung kalagayahan nila, kinakalimutan na nila, hindi na nila iniisip. So, kailangan mo talaga na bilang breadwinner is magtabi ka rin po para sa sarili mo. Kasi siyempre hindi natin kasusugan natin, hindi natin alam yan. Isa pa is hindi nila gusto na may masasayang sa oras nila. Madiskarte ang mga yan. Lahat ayaw nila ng mga bagay na walang kabuluhan. At isa pa sa ugali nila niyan, pag bago sila matulog, nakalista na or nasa isip na nila kung anong gagawin nila bukas. So ibig sabihin, nakaprogram na yung mga mind nila niyan. Yan sila. Napaka-responsable. Yan ang mga breadwinner mindset, mga lods. At mag-decision yan, marunong manindigan yan sa decision nila. So, puro kabutihan ang iniisip niyan. Puro sa pamilya. Yun. Sa kapwa. Ganyan. Ganyan sila. Kahit ano gagawin para lang sa pamilya.
Pero napaka-importante din, nabigyan din natin ang halaga ang sarili natin. Huwag naman sobra magtrabaho, paano naman magkasakit tayo, di ba? So, iingatan po natin ang kalusugan natin, mga breadwinner. Ayun, laging isipin na huwag naman ma-overwork, tamang tulog, tamang kain. Yun. So, katulad natin na nagbibiyahe, grabing extra careful tayo kasi mahirap po ma-hospital. Imbis ibilin ang kanilang gustong bilhin, tinatabi na lang po para sa pamilya. Para sa pambili ng bigas, pambili ng ulam, pambayad ng kuryente. So, yan ang mga sobra kong hinahanga ang tao. Pag pareho kayong mindset, pareho kayong may pangarap, yan mga tao na yan is may pangarap sa buhay yan, mga lods. So, andito na tayo. Community Fishland Center. Kuha muna tayo ng DA permit. Yun ang Crystal Cove na sinasabi ko kanina. So, 8:55 na po. Yun. Ang ganda dyan, maligo. Inaayos na po dito yung... Andito pala tayo sa Tabon Port. Ayun na yung Tabon Port. So, mula October, malakas na doon yung alon sa kabila. Yun, dito na. So, ni-rehab na, ginagandahan na nila. Good thing. So, hanggang dito na lang mga lads. So, magandang haara ulit. Given sa inyo, ride safe always and God bless you more pa. See you.